Hi classmates! Gusto nyo din bang makagawa ng professional resume kagaya nito? Pero paano kung nahihirapan kang magsulat ng professional resume and job descriptions? No problem kasi ito na ang sagot sa mga problema mo. In this tutorial, I'm going to show you how to create a professional freelancer resume using a template in Canva and prompts in ChatGPT. So if you're ready to learn, let's get started. So start tayo by opening this template on Canva. Kung gusto nyo ng ibang resume templates, punta lang kayo sa canva.com. And then search nyo lang resume dito sa search bar. So click nyo lang to. And you will see yung mga templates na pwedeng pagpilian dito sa page na ito. So pag may template ka na, you can then go ahead and start filling up the details na required dito. So i-zoom in lang natin to para mas makita natin yung mga text dito. So, ngayon, mag-start tayo sa picture. Dapat ang ilalagay lang natin na picture dito ay yung professional photo. So, ano nga ba yung professional photo? Ito yung photo na naka-face sa front, hindi sa sides, hindi din top view. Also, ang suot natin, kung wala tayong office coat or yung mga formal attire, pwede na yung blouse or shirt na may collar. So, here, pipili lang ako dito sa uploaded dito. So, for example, this is the applicant. Kailangan naka-center siya sa face. And then, done. Pagtapos na. Mas okay din, guys, na solid yung background ng photo natin. So, it looks more professional. So, now that we have our photo attached, the next step is to put in your contact details. So, lagay mo lang yung phone number, email address, and home address. So, kung may website kayo, guys, pwede nyo rin ilagay dito. By the way, sa email address, dapat yung professional email lang yung gagamitin natin. Preferably, yung something with our full name. Sa home address naman, ang ilalagay lang natin is yung city and province. Hindi na kailangang ilagay pati yung home number. So, for example, this is from Pasig City, Metro Manila. By the way, guys, ang ilalagay natin ditong title is General Virtual Assistant. So, once that's done, dito naman tayo sa education. Ang recommendation ko dito is, ang include nyo lang ay yung sa college. No need na yung sa high school and elementary kasi hindi na siya relevant dun sa ina-applyan natin. So, dito masyadong marami yung educational background niya. So, let's just delete them. Nagtira lang tayo ng isa. And then, ang lagay natin ay Bachelor of Science in Education. Tapos, lagay natin Polytechnic University of the Philippines. Ayan. Tapos kung meron kayong awards or achievements ng college, feel free na ilagay yun kasi nakaka-boost din yun ng qualifications natin. So we can copy this paragraph. And then,
ilagay natin dito and then we will edit it. Halimbawa, meron kayong award which is cum laude, GPA 1.75, tapos president of student council. Ayan. Pwede yung mga ganyang achievements na i-add dito sa ating educational background. Ngayon, kung may extra space pa, let's just move this para even yung spaces niya dito sa parang left panel ng ating resume. Okay. So, pag done ka na sa education, proceed naman tayo sa work experiences. So, ang ilalagay lang natin dito ay 2 to 4 job experiences. If you have more, piliin mo na lang yung pinaka-relevant sa ina-applyan mo. So, as you can see here for yung spaces natin for the work experience. So, this is a beginner's resume. So, ang ilalagay natin ay VA internship sa una. So, virtual assistant. Tapos, i-enclose natin yung intern. Tapos, lagay natin dito Stellar Freelancing Academy. Tapos, lagay natin ay ...2023. Lagay natin yung month. Kasi isang buwan lang to. So, para specific yung duration na lagay natin yung month. And then, syempre kailangan natin ng job description. So, dito na tayo gagamit ng ChatGPT. So, para ma-access natin yung ChatGPT, all you have to do is go to this webpage. So, that's chat.openai.com. Ngayon, kung wala ka pang account sa ChatGPT, usually magpo-prompt, mag-sign up ka. So, piliin mo lang yung login as Gmail and then siya na bahala na gumawa ng account for you. And then mapupunta ka na dito sa screen na ito. So, ngayon ang gagawin natin, mag-enter tayo ng prompts to get the job descriptions that we need. So, dahil ang description ay for a virtual assistant internship, we will use this prompt sa ChatGPT. So, ang nilagay ka dito ay, write me a bulleted list of job descriptions for a virtual assistant intern. So, nilagay ko din job scope, data entry, email marketing, social media management, and basic graphic design. So, ito kasi yung tinuturo natin dito sa Stellar Freelancing Academy if you enroll in virtual assistant course. Nilalagay natin yung full job scope para alam ni ChatGPT exactly kung ano yung ibibigay niya sa atin na sagot. So, ayun, pwede na nating i-click yung enter or this button. Ayan, so medyo mahaba yung binigay sa ating sagot ni ChatGPT, kaya pipili lang tayo ng 3 items and then ipipaste natin siya sa Canva. Pero tip ko sa inyo guys, kung ano yung pinaka-descriptive na job description, yun yung piliin ninyo and yung makakapag-add ng value sa inyong resume. So ayan, para magawa natin siyang bulleted list, i-click lang natin itong list na icon and then magiging bullets na siya. Pwede natin din siyang pa-iklian para magkasya siya dito sa space na provided. So medyo mahaba kasi ito. I-end na lang natin siya dito. Ating end. Delete din natin to.
So, hindi ko nilalagyan ng period sa mga dulo ng job descriptions because hindi siya complete sentences. So, maglalagay lang tayo ng period or question mark kapag complete sentence yung ating mga sentence dito sa ating resume. Tapos, pagkatapos na siya, dapat past tense yung ating mga verb. Check lang natin kung meron pang ibang verb dito. Ayan. Pero pag present siya or you're still employed with that company, pwede natin gamitin yung present tense. And then, lagay lang tayo ng second experience, which is customer service representative. And then, do the same again sa ChatGPT. So this time, ang ilalagay naman natin is, write me a bulleted list of job descriptions for a customer service representative. So enter lang natin yung prompt na yon and then click send message. So, ayan. Pwede rin natin actually pahikliin yung mga sagot sa atin ni ChatGPT. Pwede mong sabihin sa kanya na shorten each item to one line. Para magkasya sila dun sa space na meron tayo dun sa template. So, ayan, pwede pa natin gawing 4. Try natin kung kakasya yung 4 dito. Ayun. So, automatically naka-numbered siya, no? Pero, papalitan natin siya by clicking this icon again. Ayan. So, naging bulleted na siya. So, after makapili tayo ng relevant descriptions, ipapass forward ko na itong tutorial since same steps din yung gagawin natin for the remaining 2 job experiences. So dito guys, pinapantay-pantay lang natin yung mga spacing in between ng ating mga work experiences para maganda silang tingnan pag na-download na natin as PDF. So para lumabas yung pink na measurement, i-hover muna natin yung mouse and then make sure naka-select yung mga elements na gusto nating i-measure yung distance. Tapos, i-hold natin yung Alt and then i-hover dun sa element na nasa taas nung ating element na ina-adjust. Ayan. So, since 0.3 siya, tapos ito, 0.6, i-press natin yung down arrow by 3 times para maging 0.6 din siya. Ayan. As you can see, 0.6 na sila lahat. And hindi ko nababaguhin yung mga year kasi this is for demonstration lang naman. So, make sure nyo lang na yung pinaka-latest yung nasa una and then yung pinaka-unang experience nyo, yun yung nasa dulo. So, once done na tayo sa job experiences, proceed naman tayo sa skills. Dito, ang ilalagay naman natin ay lahat ng alam natin gawin using a computer. Ngayon, if you can think of any, pwedeng i-open mo yung app sa PC mo and check kung anong mga apps
yung kaya mong gawin and ilist mo yun as skills sa iyong resume. Pwede din naman natin gamitin ulit si ChatGPT para gawin tayo ng list of skills and ito naman yung prompt na ilalagay natin sa kanya. So ang nilagay ko dito, write me a list of hard skills for a virtual assistant, no need for descriptions. Kasi baka maglagay ulit siya ng mahabang descriptions and we don't need that. Ang kailangan lang natin ay yung name ng hard skills. So ayan, nakapag-generate na siya ng isang mahabang list of skills na pwede natin ilagay sa ating skill section. But hindi naman lahat ng i-generate niya ay relevant sa atin. So, what we can do is pili lang tayo ng pinaka-relevant dito sa ating experience. Na-detect niya dito sa taas yung mga pinaglalagay natin na experience. Yan ang kagandahan ni ChatGPT. Ano? Pag nalaman na niya yung mga information na kailangan mo and tinrain mo siya para sumagot sa'yo, itatrack niya yon yung history na yon, irerelate niya doon yung mga future answers na ibibigay niya sa'yo. So ayun, ito yung mga napili ko na skills. So lagay lang natin sila dito isa-isa. The first one is data entry. Pero hindi ko nire-recommend yung data entry. Ang mas maganda ilagay natin dyan ay data research. Kasi pag data entry masyadong mababaw siya. And syempre we want to impress the clients. Kaya pagandahin natin as much as possible. Tapos make sure lang natin na nakatapat ng maayos sa bawat skill yung bar. Medyo sobra yung ating bar. So, let's just move this sa gitna nito. Ayun, and lastly, dito na tayo sa part na to. Since hindi lahat ng recruiters or companies ay nanghihingi ng references, we'll just remove this and replace it with trainings and seminars. So for this demo, ilalagay natin is yung General VA and Social Media Marketing Training from Stellar Freelancing Academy. So, i-delete lang natin yung mga elements na hindi natin kailangan for this. So ayan guys, complete na yung ating resume. But before submitting it to recruiters, make sure lang natin na walang typos and lahat ng mga job descriptions natin dito ay relevant sa mga experiences natin. So wag lang natin basta ika-copy-paste yung makikita natin sa ChatGPT kasi baka mamaya hindi pala relevant dun sa experience natin yung nakopy natin from ChatGPT and we are asked dun sa ating interview and baka hindi natin masagot. So make sure lang natin na lahat na nakalagay dito ay relevant. Ayun, hindi pala natin na i-past tense itong mga ito, ano? So ayan, double check nyo lang na naka-past tense lahat kung tapos na yung job na yon. So ito ay made, conducted, promoted. Ayan. Adjust-adjust lang natin yung mga spacing. Ayun, make sure lang natin na walang typos or errors sa lahat ng sections kasi we want to make a good first impression. Remember guys, ang unang titingnan ng mga recruiters or clients ay ang ating resume, so we need to make it count. So pag perfect na ang ating resume, simply download it as PDF
click lang natin itong download, and then make sure to choose PDF standard dito sa drop down, and then don't forget to click flatten PDF, kasi minsan nag-e-error yung design pagka hindi natin siya na-click. So para malinis tingnan, i-check nyo lang yung checkbox na to, and then click download. Ayan. Pwede nyo siyang i-open sa browser pagka na-download na siya. And ito yung magiging itsura niya once na complete na yung ating resume. So keep in mind na we may need to create different resumes depende sa requirements ng isang job, so that perfectly tailored sa job na yun yung resume natin, and mas matadagdagan yung chance natin na ma-hire for that position. And that's it, classmates. I hope na nakatulong ang video na ito para makagawa kayo ng professional and impressive resume for your job applications. So good luck sa pag-apply, and I'll see you in my next video. Bye, guys!